Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot, mga katropa. Ang Super Manok Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jambo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo, mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Similuan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Destruction of dangerous drugs worth 1.3 Rebisahin, opinion, malawakin, actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Ikaw ba'y nag-isa? Malulungkot, nahiiwan at ibinabalit. Mayroon ko, maging minamahal. Kung ngayon, itype sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online harista ng bago milenyo, si Randall Villanos. Kung mauli ang awit
makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. At pwede rin kayong makidulit kay Randel tuwing Webes ng hapon. Ano pa inihintay nyo mga kamilya nyo? Tawag na! Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate Jay! At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Pinaiting, pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. This is Atty. Larry Galon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga babayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo!
Yan, ah. Magandang hapon, Pilipinas. Okay, sa mga kaibigan, ngayon po ay araw na Sabado, ika-23 po ng buwan na Setyembre, taong 2023. At siyempre po, ngayon isa sa inyong programang Dalaw Barangay. Siyempre, bakit Dalaw Barangay? Siyempre, pwede natin kumustahin yung panunungkulan ni Kapitan na mga kagawad, anong mga proyekto, anong mga pumapasok na mga sa blatter nila. Alamin natin yan. Kaso, sa ngayon po ay medyo bawal pa yata no, sa mga barangay officials ang medyo parang i-guess natin. Siguro sa mga susunod, pwede naman tanongin lang natin about sa barangay nilang nasasakupan, no? Hindi about sa politika. Okay, sa mga kaibigan, oras natin sa Hudyat, alas 5, 12 o 13 ng hapon. Philippine Standard Time. At syempre po, kapunin ninyo magiging kasama, katropa, kajaming, kakosa, kakuya, kaate, kabarangay, Rosel Lopez. Mamaya po, itutunghin na lang natin sa inyo yung lagay ng panahon. Eh, bakit ba umulan? Meron bang LPA? O ito ba'y ITCC lang? Intertropical Convergence Zone. At alam nyo, hanggang ngayon, eh, meron pa yata yung parang mga spag, no? Galing po sa Taal, sa volcano. Taal nga ba? Meron nag-iiwan ho ng mga parang aspol, no? Parang namumute yung ibang mga damit, etc. At yung iba, ewan ko kung caution, no, nung pagbuga ng vulkan na sumasakit po ang kanilang mga lalamunan, nagkaka-sore throat. Ewan natin kung itong galing yun. Anyway, magandang hapon po sa lahat ng ating mga katropa, kakosa, kabarangay, no? At talaga namang makita nyo naman talaga naman, ewan natin, no? Talagang ganun dahil tawag dito. Bakit nag-aalboroto na naman yung ating vulkan, no? Bakit nag-aalboroto? Well, anyway, sana wag nang dumala, no? Yung pag-aalboroto na yan at maging smooth na, no? Ang dami na nga natin problema, eh. Pagkatapos, eh, meron pang alboroto na ganyan. Nako, eh, mahirap po yan. Mahirap pag kami ganyang nag-aalboroto, sasabayan pa ng ulan, paktay na. Paktay na yung ating mga negosyo. Well, anyway, sana nga yun. At mami, alamin natin sa ating katropang weather specialist po ng DOST Pag-asa. Walang iba kundi kay Ginoong Alsar Aurelio. Ang lagay po ng ating panahon. Mamaya lang po yan. At bukod dyan po, ay tutunghin din natin sa inyo yung pong ginawang pandesal forum dyan sa Kamuning Bakery. Eh, hindi ko na na-review. Tingnan natin kung sino naging bisita doon sa pandesal forum at kung anong pinag-usapan. At naging moderator po doon, walang iba kundi ang premiadong kolumnista na si Sir Wilson Flores. Wilson Lee Flores. No, tama ba? Wilson Lee Flores. Para malaman natin mamaya. Alam nyo, dyan po sa Pandesal Forum, may magaganda rin po ang mga tinatalakay, no? Lalo na yung at sa mga nangyayari sa bansa o maging sa ibang bansa. At nagkakaroon po ng mga piling bisita na parang silang sasagot sa mga Q&A, sa mga katanungan na ito ba'y dapat o hindi dapat. Mamaya po malalaman natin yan. Okay mga kaibigan, oras natin sa Hudyat, alas 5:16 po ng hapon, Philippine Standard Time. At siyempre tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Dalaw Barangay. Dito lang siyempre sa New Millennial Online TV. At siyempre ako pa rin ninyong kasama mga katropa, mga kabarangay, Rosel Lopez. At yung mga katropa natin na mga susuong sa politika, sa halalang pambarangay, abay may the best man win. Sana po walang mangyaring mga karahasan para naman at maging malinis po ang darating na eleksyon.
para naman na maging modelo tayo sa ibang bansa. Eh parang ano ha, may nabalitaan tayo na yun daw dating opisyal ng gobyerno, dating Amerikano, kinasuhan daw po no, ng US government. Aba, hindi natin alam. Malalaman natin yan kung ano yan, uugong at uugong eh. At magandang hapon din sa ating dating cameraman sa TV5, si Mark Castro, na ngayon po ay nagpapagaling dahil sa kanyang matapos sumailalim sa isang operasyon yan po sa isang ospital sa Valenzuela. Pagaling ka, Boss Mark. Uod ka ngayon. Pag sinabing uod, puro gulay ang kinakain. Eh, talagang ganun. Eh, actually, dapat po yan, nung pang tayo yung mga bata pa, dapat nasanay na tayo ng kinakain po natin ay gulay. Kasi po, isa yan no, sa magiging enerhiya, magiging bitamina ng ating katawan, ng lahat ng katawan ng mga tao. Eh, yung iba kasi, siyempre, hindi yung masabing, lalo na yung mga mayayaman, yung mga mararangya sa buhay, nasanay po na kumain ng mga masasarap tulad ng maka, manok, mamoy. Diba? So, animango, sumpo, oh, lechon, oh. Kaya yun, siyempre, hindi po natin alam, yan po ay umaani ng masamang epekto sa ating katawan. Hindi naman sinasabing masamang kumain. Kundi, siyempre, kung lagi po yan ang kakainin natin, ang sinaman tao, eh, magkakasakit at magkakasakit po. Yun ang ibig natin sabihin. Eh kaya siyempre, hindi naman magti-trigger ngayon kung kumain ka ngayon. Ngayon, hindi po. Abang kumakain ka niyan, nagkakaedad ka, doon pa lang yan, eh, epekto sa katawan ng tao. Lalo na kung wala kang tamang ehersisyo, tapos puro ganun pa ang kinakain mo. Aba, eh, talagang malilintikan. Wala, talagang ganun eh. Well, anyway, mga kaibigan, at ingat sinasabi natin at payo natin sa ating mga katropa, mga kababayan, mga kabarangay, lalo na sa mga millennials, no? Magsanay po tayong kumain ng gulay, isda. No, huwag tayong mawili sa mga baka, baboy, manok. Pwede naman kumain, pero at least man lang, minsan lang. Pero mas damihan po natin ang gulay, lalo na ang prutas. Kung yan noon pa lamang sa bagay, yung mga unang panahon, yung ating mga ninuno, yung ating mga lolo, lola, at lolo ng lolo natin, yan po ang mga kinakain ng araw. Kasi po noon, sabi nga, yung bahay kubo, sa isang bahay po ay maraming mga bakuran na pwedeng pagtamnan ng mga gulay at prutas. Kami lang ho, lolo ko nung araw, meron akong tanim na kwaymito, meron akong tanim na kalamansi. Pagdating naman sa halaman, halaman gamot, may tanim kaming mayana. So, yun ang ibig ko sabihin. Kaya nga, ngayon no, halos lahat ng mga bakuran bahay, wala na mga bakuran na may lupa. Pero, yung iba po naman, pwede pa naman, sabi nga nung ating katropang magsasakang reporter, si Kuyang Mayor Lyson, no? Pwede kang magtanim ng mga halaman, na pwedeng pakinabangan fruit na halamang gulay sa bakuran mo kahit wala kang lupa. Pwede doon sa mga basyong bote ng mga mineral water, no, yung mga malalaking mineral water, o kahit maliit pwede. At mga ilang araw lang ay aanihin mo na yan, ha? Meron ka ng pang-ulam dyan sa inyong bahay. Well, wala talagang ganun. At ngayon, kaya nga sinasabi natin, sana sa bawat bakuran, no, kahit sa ang bahay, ugaliin po natin at makasanayan natin magtanim po kahit sa paso ng pwedeng mapapakinabangang gulay tulad ng mga maliliit lang na tumutubo na kalamansi, sili, kamatis. Yan. Pwede po yan sa paso eh. Yan ay lalaki po ron at magbubunga. Diba? Okay, sa mga kaibigan, alas 5:21 na po ng hapon. Oras sa buong kapuluan, buti pa alamin na muna natin sa DST Pag-asa ang lagay ng ating panahon, no? Para po naman lagay ng ating panahon, no? Hindi ko pa pala na encode to. Wala, hindi natin na ano, alamin na natin muna sa DST Pag-asa ang lagay ng panahon po, no?
para malaman natin yung teka lang ha, hinahanap natin eh. Hindi natin maano, pero tignan natin, baka ito yun, no? Tignan natin para malaman po natin. Narito po, no? Ayan. Magandang umaga sa ating lahat. Dalawa na pong low pressure area ating binabatayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang low pressure area nasa layong 85 kilometers northeast ng Ipanta, Quezon. At yung pangalawang low pressure area ay nasa West Philippine Sea, nasa layong 125 kilometers kanluran ng Iba Zambales. Ang magandang balita, mababa pa rin ang tsansa na maging bagyo itong dalawang low pressure area. Pero dahil sa dalawang low pressure area at habagat, makakaranas pa rin tayo ngayong araw ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. At sa magiging lagay na panahon ngayong araw, ang buong Luzon, buong Visayas at Zamboanga Peninsula ay makakaranas po tayo ng maulan na panahon, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala, itong lalabing bahagi ng Mindanao ay fair weather po tayo ngayong araw, maliban po sa mga isolated na mga pag-ulan dahil sa thunderstorm. Paalala po sa mga kababayan po natin, mag-ingat po tayo dahil sa mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguhon ng lupa, lalo na po sa Luzon at sa Visayas. Although banayad hanggang sa katamtama ng pag-alon ating mga karagatan sa buong kapuluan, mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga pag-uulan at may kasamang pagkulog at pagkidlat. At sa ating weather outlook, di magandang panahon ang ating inaasahan ngayong weekend, Sabado at Linggo sa Metro Manila, Baguio City, Legazpi City at sa Metro Cebu. Pero sa mga kababayan po natin sa Metro Davao, maganda at maliwasa pa noon ang inaasa po natin sa susunod na tatlong araw. Asahan din natin ang mga isolated mga pag-ulan dahil sa thunderstorm. Ang araw sisikat, mamaya po ang 5:45 ng umaga. Ang araw lubog, mamaya po ang 5:52 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio. Maraming salamat sa iyo, katropang Alzar D. Aurelio. At agatid sa atin yan sa oras na alas 5:25 po ng hapon, oras sa buong kapuluan. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Dalaw Barangay. At narinig nyo naman, meron daw pong dalawang low pressure area, LPA, no? Kaya pala nag-uulan, kaya pala bumubusang ulan tuwing hapon. Actually, kanina pong umaga ay medyo makulimlim na, tumaambong kahapon pa actually. Meron pala tayong LPA. Naku, sana huwag naman magtuloy na bagyo. Kasi po, kawawa po sa bayan ng Pilipino kapag umarangkada na naman ang bagyo, nako, dito sa bansa. Marami pong kawawa. Well, anyway, yun nga. At yung ating mga kababayan, huwag niyo pong kalimutang magdala ng inyong mga payong pananggalang sa ulan. Lalo pa ho yan na alam nating may low pressure area para atin dito sa bansa. Mahirap po kapag tayo ay walang palangga sa ulan. Kawawa tayo dahil lalo na pagka biglang bumuhos ng malakas na ulan. Tulad po kanina, mga pasado alas 12 po ng tanghali,
Ako eh, bigla akong bumusang malakas na ulan. Diyan sa may area ng Bulacan. Kaya kawawa po tayo na kapag wala tayong dalang pananggalang sa ulan, ay patay na. Sigurado na. Sigurado ng basang sisiw ang aabutin natin. Kaya po, paalala, lagi po magdala ng pananggalang sa ulan. Okay, alas 5:27 po ng hapon, no, mga kaibigan. Oras natin sa buong kapuluan. At ngayon mga kaibigan, tulad na sa amin, sanabi ko sa inyo, ay alamin natin yung pong ginawang forum dyan po sa Kamuning Bakery, no? Pandesal Forum, no? Teka lang, hindi ko pa ano, hinahanap ko. Ito siguro, ha? Ito po ay pinangunahan po ng ating katropa na si Wilson Lee Flores, no? Ng Kamuning Bakery, at siya po naging moderator dito po sa ginawang forum. Sa mga kaibigan, tunghayan po natin kung ano na pag-usapan at pwede kayong magkomento dyan sa ating chat box para mapaparating po natin sa kinaukunan. Narito po. For the Philippines, in the private sector, he is also well known as the president and CEO of the oldest, tama ba ko, the pioneer flour mill in Asia, RFM Corporation, na, kung di ako mistaken, founded by your late grandfather, Salvador Araneta. Hindi pa pinanganak, most of us here. He is also chairman of the board of directors, kung mahilig kayo mag-ice cream, Unilever RFM Ice Cream Inc. He is also the chairman. Kaya tama-tama, marapit na Pasko, malakas ang benta niya, whether the economy is good or not. He is also director of Construction Industrial Corporation, plus many others. Let us welcome Jose Maria Araneta Concepcion III, more well known as Joey Concepcion. Welcome for your opening statement, Mr. Concepcion, about anything about the economy you want to talk about. After your opening statement, we'll open the floor for questions sa media. Ang request natin, yung mga questions natin, make it a little bit short kasi Mr. Concepcion has a lunch in Makati around 12 o'clock, so he has to leave in 45 minutes, 30 to 45 minutes. Thank you. Welcome, Mr. Joey Concepcion. Yes, we'll show a video first and then he will give us an overview of the economy, especially jobs and ASEAN. If we really want to change the landscape of prosperity for all in this country, definitely our farmers have to be addressed. Agriculture is in the top in job generation. So if we elevate the lives of our MSMEs, then more jobs will be generated for our people in this country. The agricultural sector is the cornerstone of the nation's economic development. And investing in its improvement ensures food security for all Filipinos. Responding to the need to empower our agripreneurs, Go Negosyo launches a new initiative that aims to foster the transformation of major agricultural commodities and industries and promoting a conducive business environment that is both sustainable and inclusive. Kapatid, Angat Lahat Agri Program. Anchored on Go Negosyo's 3 M's of MSME development, access to mentorship, money, and market. The program aims to empower farmers and fisherfolks to be entrepreneurs and propel them to be significant drivers of economic growth, job creation, and human development. With a conglomerate of the country's top corporations as big brothers, mentoring agri-MSMEs and integrating them into their own value chains, creating a foundation for a sustainable business ecosystem. In collaboration with multiple government agencies, the initiative aims to support existing programs for MSMEs to improve key industries and sectors in the Philippines, further strengthening the country's economy.
harness the strengths of various sectors to ensure a more cohesive government approach in creating a more sustainable environment for our MSMEs and all our important stakeholders. The private sector, the government, synergizing towards recovery, resilience, and sustainability of the agricultural sector. Shared prosperity is not a dream, it is a must that we have to do. When you help people and make them successful, these same people that you will help who become successful will help others. So as we continue that circle of prosperity, then we will truly achieve an inclusive Philippines. Inculcating a culture of entrepreneurship, innovation, and inclusivity among agripreneurs. Kapatid, Angat Lahat Agri Program. Thank you very much for that short video. We'd like to invite now Mr. Joy Concepcion to give us his opening statement, anything about the economy of the Philippines that you want to share to the media and to the public. Welcome. Good morning. I think it's my second time na rin dito, no? Yes, second time. But now it's different look. Yes. There are a lot of people who are still skeptical na whether the Philippines is on the right track. No? Remember, previous to President Marcos becoming our president today, we encountered one very big crisis, no? Which was the pandemic. And that happened in basically starting 2019, 2021, and still up to 2022, you felt the effect. So itong, ang tinamaan talaga dito yung mga maliit na negosyante. And for them to come back, took time, no? Kasi yung mga utang nila sa banko, syempre, at yung mga ibang inutang nila sa mga microfinance at that time, they could not pay, no? And of course, kung sirado ang isang negosyo over 1 year and a half, talagang mahirapan. At marami dyan talagang naubos yung kapital nila. So, with time, slowly, as the economy opened, and that's why we've been always advocating, pati during the time of President Duterte, I was on the other side saying that we have to gradually open the economy. At nangyari naman yan. Pero, there was about 3-4 months that it was a complete shutdown. No? So, kung may utang ka at hindi mo makababaya dyan, yun ang problema. So, for the banks to start lending the entrepreneurs, they have to see momentum coming back. No? So, halos year 20, late 2021, 22, rank off dyan talaga yan. Eh. So, under this administration, there is still a bit of that because not everybody is back to, you know, 100%. Some have fully recovered, some are not able to recover. Kaya itong programa natin sa Go Negosyo, kasama natin dito yung Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, we always have to think positive. At yan ang sinasabi ko dito. Minsan, nakikita natin sa dyaryo na minsan somehow affects yung kumpiyansa na isang negosyante kung nakikita nila na, uy, ang dami natin problema. May problema tayo, pero there is a solution. So, today, you can see most of our MSMEs have recovered. The banks have refinanced their loans. There is a renewed confidence on this leadership, which is important. At isang malaking bagay na ginawa ni President Marcos is his belief in the private sector
alam niya na ang private sector, mga entrepreneurs dito, big companies, mga mismong may-ari, are successful because they know their business model. And nobody has ever done this to create what we call a private sector advisory council in about 6 sectors, no? Jobs, which I and delete together with Tessie Coson, Kevin Tan, all of these big businessmen. And may mga grupo dyan in agriculture, in digitalization, infrastructure. So these are different groups. So if you have basically close to 35 of the top brightest entrepreneurs in the country helping government, malaking bagay yan. Kasi, of course, we have good people in government working. Pero if you add the entrepreneurial drive, the vision of these people, they have all been successful. So they know itong mga problema natin in our country. So this is a big plus that I see na private sector is taking a role in helping government push our economy forward. The other day, nakita natin medyo yung World Bank ba yan na predict na ADB yata sa ADB, yung bababa economic growth. Ang economic growth down to 5 point something from 6 something. Pero we cannot look at those kasi it moves up and down. So what's important is we have to generate. Yung importante dito yung trabaho. Yun ang importante. And eventually, the quality of jobs. No? Hindi rin natin continuous pa rin yung mga many of our people are working overseas. Isang problema rin yan. Yung pandemya, halos yung mga nurses natin nawawala. Now, when people ask me we should restrict people from going overseas. I don't believe in that. I think it's the freedom of every human being to choose where he wants to be. Now, of course, you cannot compete against what these countries pay for, the nurses, the maritime people. So habang may demand sa ibang bansa, we have to give them that opportunity to take that. It's a big sacrifice na alis sila sa pamilya and work overseas. But unfortunately, these jobs that are offered pay very well. So you cannot, you know, hold them from leaving kasi eventually that sacrifice that the mother or the father takes, puputa rin yan eh. Kinahawa rin ang pamilya. They will be able to go to better schools, no? At they will live a better life. So, how do we prevent that? We cannot. There will come a time as our economy grows, then you will see wages also increase, no? And that is important. Job generation and the quality of jobs are very important. Now, quality of jobs, we really have to train our people, no? On their skills. They have to elevate. And isang programa ng ginagawa namin sa jobs committee na how can we upskill our people. That's very important. Nakikita natin, we excel in nursing, we excel in maritime, kaya talagang yan ang number one target ng mga other countries to get from us. These talented people. So that is where we have to also focus. Where the demand is overseas, we have to continuously make sure that there is enough supply or else pa mawalan tayo ng mga nurses dito. So, and that is one effort that we're trying to do. So, the country's economic problem will eventually be resolved. Itong isang area na sinasabi ko, agriculture. That is the most challenging sector na talagang dahil sa mga
mga typhoons natin dito, so you can be wiped out. Kaya itong programa na ginagawa ngayon ng Department of Agriculture and si Secretary Estrella with the Department of Agrarian Reform, the continuation of all the debt on that frees up that land, no? And ngayon, they are going through and seeing to it that the titles belong to the right owners. Importante yan because eventually, itong programa dati na we gave land to the farmers, but this land, bawal umutang sa banko using the land as collateral. So halos hindi magamit nila. So what they do, not legally, is they sell it, you know. So ngayon medyo they're now reconstructing that. And I think Secretary Estrella has achieved already at least 1,200-300 hectares, which hopefully will now be used properly. And we all know that we need scale in agriculture. 1 hectare, 3 hectares, 5 hectares will not give a farmer scale. Mahirapan sila. Or if they set up a cooperative, minsan, kalimutan dyan, nag-aaway rin sila. So, kailangan they are managed well, no? So, I think the first step has been done, and I have to congratulate Secretary Sella. And this government right now has realized that block farming, or in other words, you can't be viable as a farmer, you at least need 24 to 25 hectares. No? So that is a study done by FEF, no? Foundation for Economic Freedom. No? And si Fermin Adrian, who is our advisor here also, has made that statement. So in other words, if we really want to improve the lives of our farmers and reduce the level of poverty, the only way is to really scale up our farmers. So there are two options there. A, the farmer can just sell his land and just get out, or lease the land to a big brother and just collect rent. The other option we are telling them is that join a big brother. What we mean by a big brother? This is a large agri entrepreneur, very successful. So we have identified about 30 to 45 of these big brothers. So katulad ni Winston Huy dito sa Ilocos, is the largest tobacco farmer. No? You've got Christian Muller in Palawan. He's one of the biggest in coconut. You've got Simon Baker for cocoa. So maraming ganito, no? And they are willing to work with the farmers and give them a fair deal. No? In other words, if they will there be a partner, then they would be provided with the technology, the mentorship, and the market, because they would be able to procure their produce. So may arrangement yan. So contract growing, contract farming is, to my mind, the way forward with established, successful Agri Big Brother. So, is yan ang programa ng KALAP, no? Kapatid ang Atlat Agri Program. So, this effort in agriculture, and that's why the President is still the Secretary of Agriculture, is very important because that will make the difference whether we can reduce the level of poverty in this country. Kasi yung karamihan ng mga MSMEs natin ay mga micro at small farmers. At yung hindi lang yung maraming challenges kasi dito. So yung mga big brothers natin, they have the latest technology in determining weather. They use drones for that, no? So that is on the table, and the President knows that we have to have scale. So I'm confident that before his term ends,
we will be able to work out and scale up our farmers. There is no other way if we want to bring down the level of poverty. So in a nutshell, yun ang mga programa, we are, Go Negosyo is very active with the Department of Trade and Industry. Nakikita natin with every shopping center. This weekend, on Saturday, is the Digital Summit sign up. We expect over maybe 2,000 to 3,000 in every event that we do in the malls. So ang ginagamit namin ngayon ng mga malls, bakit yung mga malls? Kasi nandiyan lahat ng mga madilig puntahan. And which mall daw ito? Digital Summit, which one? That's in Ayala Mall by the Bay on Saturday at 10 a.m. So that's a big event. All mga influencers natin dyan on the social media. So isa pang maganda nangyari dito, dahil sa pandemic, ang nangyari, naging contactless. The government mandated that social distancing. So, itong GCash, Paymaya, talagang that really made these wallets penetrate the market, which was very important. Katulad sa America, may credit card sila. So that's why digitalization really flourished. So when GCash and Maya was in the hands of many Filipino people, digitalization now is all over the platform. So itong mga platforms, Lazada, Shopee, Angkas, all of these platforms, malaking bagay yan, tumutulong dito sa mga maliit na natin na negosyante. At without digitalization, mahirapan tayo. And digitalization actually has provided another area of business opportunities. Itong mga micro-influencers, parang dito sa media, nagiging micro-influencers na rin. So, halos lahat ng mga kumpanya, katulad ng RFM, ng Selecta, we have stopped advertising in TV. Right now, lahat ng focus namin sa advertising is through social media. At karamihan ng mga kinukuha namin ay itong mga maliit na influencers. Kasi they're more believable. At nakikita na rin yan sa mga social media, mga Facebook nyo, Instagram, TikTok, lahat yan. So all of these platforms, ginagamit ngayon yan ng mga maliit na negosyante. So dati, isang negosyante, mahirap ang pumunta dyan sa ABS-CBN o Channel 5. Hindi naman nila kaya magbayad ng isang artista ng 1 million, 2 billion. Is your TV spot, 100,000, 200,000, 500,000 for 30 seconds. So that has changed the game. Now, digitalization has created more inclusivity. Yun ang pinaka-importante. So, the platforms are there for the entrepreneurs, mga maliit ang negosyante, to be able to, they don't need to be in supermarkets and all of this because they cannot afford it, but they can now be in the platforms. They don't need to advertise in TV because mismo sila ang pwede maging isang micro-influencer. So, in all our programs that we do, in helping our MSMEs, we are teaching them how to become a micro-influencer. Basically, if you know how to become a micro-influencer, you are yourself a marketing person. So, it is already very important, like in our my experience, when we build brands, you have to spend behind advertising. Now, if you're a good, you have a good product, and I've mentored so many people, most of the time I attend all these events, and I attend and mentor because I want to know ano ba talagang nangyayari dito sa mga maliit natin na negosyante. And the impact is so big because in my mentoring with them, marami sa kanila umiiyak talaga. And they're happy that they're able to see not only me, but many others out there galing sa PCCI, galing sa Filipino Chinese Chamber, maraming women organizations na sumasali na at nagiging mentor sa mga maliit na negosyante. So, to me, this is the way forward na that big business and medium-sized business kailangan tumulong dito sa mga maliit na negosyante in helping them, guiding them. So, I would say that our economy will have its ups and downs. Unfortunately, the inflation hit the market
administration, the worldwide inflation, no? Yung pagtaas ng lahat ng mga fuel natin, hindi kasalanan natin dahil sa crisis dito sa Russia, the Ukraine, at iba pa. So that was a very bad period of high inflation. Pero ngayon, bumababa na rin. We're not yet to the lowest level. We're somewhere in the middle. So prices, most prices are gradually coming down. Some are still up because there are shortages, though. But eventually, inflation will temper down the way I see it, with prices going down. No? So basically, that's. Thank you very much, Mr. Joy Concepcion, for your comprehensive overview. May first question dito, tinanong by three journalists, and before we open the floor, you're in the jobs sector of the Presidential Advisor Board. In ECOP, the PCCI and other business groups, including FFCCCII now, appealing to the legislators to go through the tripartite process now, consultation for the proposed wage increase. Kasi the Senate yata, some senators want a legislated wage increase nationwide of the minimum wage, which sabi nung mga taga-PCCI ECOP that will affect negatively the MSMEs. What is your stand on this issue? Are you in favor of tripartite also, or the proposed legislated wage increase? What is your view about this now? Well, tama rin ang mga business chambers, no, that, well, I guess, iba dyan kasi yung corporation, katulad namin, may mga collective bargaining agreements na kami that we work with our employees. No? So, wages are being increased because of CBAs. Now, the non-unionized companies, iba yan, no? But I believe as we are trying to recover, we have to make sure that yung, kasi kung itataas nila yung wages, ipapasa rin ng mga ibang kumpanya dyan sa, you'll have some level of inflation. So, it's a tough thing. No? I know that our people need better income. No? But what's important is that not all companies can afford it. No? There are companies that can afford it. There are other companies who are not able to afford it because they are just coming back. No? Especially the tourism sector. It's basically this year that they have really come back. No? Mm. So the senators and the congressmen have their own views that the people need wage increase. But I think we have to try to achieve a balance. We have to try to see if our economy is indeed growing and business is coming back really strong, then there is no reason why wages will not be increased. No? Right now, each company, we have our CBA. So that addresses that. No? Mm. So what they are addressing is the minimum wage, basically. So I think let's see how it turns out. I maintain basically somehow a neutral view here. It's hard to say who's right and who's wrong. No, my concern really now is it's better to generate more jobs at this point in time. And if wage increase will affect jobs, then it may not be good. No, so it's a matter of how we see things, no? We want the economy to really grow. So, to me, job generation is very important. Without jobs, not everybody will benefit from a wage increase, no? So, to me, the priority is job generation. And once we have achieved that, then definitely wages of those who have no collective agreement can be done. I may suppose raising the minimum wage, but they have to be
I know it's a balance between our inflation in the country and all of this, no? So it's a tough decision. But both sides have their own concerns. Thank you. May tanong si Miss Ian. May dalawa pa siyang tanong. Yes, sir. Oh, yes. One lang muna, sir. One muna. Good morning, sir. I'm Zian Ambrosio from ABS-CBN. Sir, regarding po sa price increase, we wanted to ask, sir, your reaction sa proposal po ng TTI or pakiusap nila na i-hold muna ang pagtaas ng presyo until end of this year. Is it feasible or what do you think of that? Why or why not? Yes, Christmas season. Yeah, I was told that flour prices have not increased since last year. Okay? The flour millers have not increased. That's what I was told by one of my guys who are running the business. In fact, most of our flour, we convert it into pasta and bread. No, only half of that is sold in the market. But they have not increased price since last year. That's confirmed. You can check. I'm sure about that. So, the point being is that I right now we are trying to hold prices. In fact, even our milk, we have dropped prices lower than the market leader. My milk, yeah. We yes. select the milk. So yes, in Tetra Paks, we're now the largest. So many are we've rolled back and reduced our price because we want milk to be more affordable now. Even ice cream, very competitive now. You've got a lot of new brands out there. So, papaksakan din ang pressure dito. So walang increase bago Christmas, you think? No. The consumers will enjoy ice cream now because prices of ice cream have gone down. Pati yung order namin. So, you can see, there is more competition. So, in competition, I always use price as my strategy. So possible yung request ng DTI na hold ang price increase up to next year? I cannot speak for all, but the sectors that we're in, like in flour, in ice cream, in milk, and pasta, in milk, well, we dropped the price. Spaghetti tayo. Mura nga spaghetti namin. Eh. So well, and you're the leader in ice cream, eh? We're the leader in ice cream. So, we're the leader in pasta. We're now the leader in ready to drink 1 liter milk. So if you hold the price, yung mga kalaban niyo will be forced to follow you. Well, anyway, we're trying to hold the price. Powdered milk into ready to drink milk. Katulad sa America. Yes. That's why we priced it as low as possible to attract the powdered milk users to switch to ready to drink milk. Because minsan yung nanay, they don't put the right quantity of milk yes. or use the right water, no? So, we're trying to... Yung opportunity kasi dito, ang yes. pinakamalagang market natin, yung masa. Yes. So, that is where the big volume is. So, inflation is coming down. No? And from what I see, competition will also help them. We are all competing. So good news yan para sa tanong niya. Definitely you see good news for Christmas. Ice cream. Wala ang ice cream ngayon. Galing. Good news. Thank you, Zian. Thank you, Mr. Joy Concepcion. Para kayong Santa Claus for sharing the news. Kailangan na kailangan for Christmas pasta, milk, and ice cream. Wow. May tanong sila ang microphone. Pakilala sa kanila. Sir, Alan Gatos po from GMA. GMA. Kanina binabanggit nyo, tinibulan nyo yung statement ninyo kung nasa tamang direction ba yung ekonomiya ng Pilipinas. In short, ba, nasa tama ba talaga ang direction tayo ngayon? Nabanggit nyo kanina, pababa naman yung inflation. 4.7 last June, pero nung August, tumaas ng 5.3% inflation. Makaka-apekto ba ito? Ano ba? Talagang puti yung bigas kahit pa paano, pababa na. Basic commodity. Right on track ba yung mga economic agenda ng present administration? Yeah. Kasi minsan,
when in business, we don't look at it naman too close. You have to look at it kasi, oh, bumaba ng ganito. We should not get scared. We have to look at it at the end of the year, how it is. No? Pero ang tingin ko dito is that this government is doing what it can, one, to create more jobs. This government is doing what it can to contain, no, inflation. Kaya ang ginawa nila, hindi pa may price control dito sa rice, no? There's a ceiling. Some people say that it's not going to work. But doing something is better than not doing anything. So, there is this administration and President Marcos is really trying to help our poor people. And pati sa mga MCs natin, his compassion for them is there, no? That he really wants Filipinos to have a better life, no? Now, this journey is not an overnight thing. It will take time. It's like Philippines incorporated from the time, how many years back, we are slowly moving up. But there will always be blips that we will also go down. Katulad ng isang kumpanya, hindi yan diretso. So, it will take time. But what's important, yung foundation niya, talagang yung ang tama. So, our economists here are correct. For us, you know, with our debt, we have to make sure that our debt to GDP is healthy, no? Kasi, katulad ng isang corporation, like Arifin, if I invest 10 billion putting facilities in production, and I don't hit my growth targets, then I will not be able to pay my debt. That's important. So government will have to make sure that the projects that they do will really generate revenue so that they will propel growth. Because what they're doing is creating infrastructure. Well, they're not spending on it. They're asking the private sector to do the infrastructure, which helps them from taking that burden of debt. So, kaya maganda rin ang programa na that government works with the private sector, sa mga airport, mga roads, mga ganyan, and let the private sector run that. They make money, but the risk is not with the government. The risk is with the private sector. So, private sector participation, infrastructure development, and all others will really help. So, government is clearly watching our debt to GDP now. So, if we are borrowing money, we have to grow. Now, the more money you borrow, the more growth that you have to achieve. So, our economists are on top of this. No? So you like our economic managers, okay. Yeah, I mean, you have still no secretary job there, no? He's a veteran at this in so many administrations. So I think we're in good hands. There will always be world challenges, no? Whether there's a war here, whether you have China problem here, whether you have a shortage of rice here. Ganyan talaga ang mundo. We have to just, as the president is the CEO of Philippines Incorporated, we just have to navigate. And he has, I suppose, chosen the best people in his cabinet. The private sector is supporting him. And we just have to pray that all these programs work. And hopefully the weather cooperates so that we don't get too much typhoons. Because whatever you do, if the typhoon just destroys everything, you're back. So, thank you. Thank you, Mr. Alan Gatos of GMA. And the catch. Ay, may tanong dito, yes. Pakilala mo sarili niya. Good morning, sir. Carrie Cater po from CNN Philippines. Sir, sorry, balikan ko lang po muna yung sinabi niyo dun sa request sa DDI na mag-price hike. Kasi variety po yung nag-request like canned sardines, noodles, iba-ibang manufacturers po. Yes. Ano pong pwede kayang ibigay sa kanila? Kasi isang reason nga po is parang 11 weeks na rin yung sunod-sunod yung taas presyo sa crudo or sa sudong-dong petrolyo. So parang hindi na raw po kaya. What, ano pong mangyayari if hanggang end ng year hindi pa rin sila mag-hike ng price, lalo na nung pandemic na raw po, marami na rin silang parang hindi pa tataas ng presyo. Kumbaga. The only reason, I can't really answer the sardines because we're not into that business. But it depends also yung situation ng mga sardine manufacturers, no? Is their
how good is their ability to fish, no? Kung marami silang nahuhuli na isda, no? So it all depends. Now, of course, if their cost has gone up, then there's no choice but to increase, no? Or else what will happen is they will not be able to supply, no? Because they would not lose. But hindi naman lahat ng produkto dyan ay may mga problema. Katulad sa harina, halos we've not increased, that's what I can answer, we've not increased prices. So, there are critical commodities that are maybe have issues because of certain supply situations, katulad ng rice. So, it's only not only us, but other countries that are also importing rice. So, there are certain products that private sector produces that you cannot control the supply. No? So wheat is one and others. No? But fortunately, in general, most of the prices, sugar has gone down, milk has gone down, wheat prices have gone down. So, I mean, that's why there is no need for price increases. No? So, magandang balita, yung pananalo. So, sir, for you po, to clarify lang po, from the side din ng micro-small businesses, kaya po na i-hold muna yung price increases until year-end? Depending on the commodity. I can say bread prices can hold, no? There's no need because, as I said, from the very high level of wheat prices, it has come down. No? So, there is enough margin for this farming companies to earn and make bawi what they lost. Kasi kung tumaas ng todo yung trigo, they couldn't increase it also or else walang bibili ng mga Walang bibili ng pagkisal. Thank you. Good news. Good news. Ay, may tanong pa, sir. So, very good. Last na po. Then, okay lang. Okay, sir, rice lang po. Paano po ba ano po yung magiging outlook nitong businesses na affected ng rice, gumagamit ng rice? Kasi nga po marami rin retailers na operating na sa loss dahil nga po sa price cap now, yes. Almost 3 na rin pong in-air. Rice retailers, pati Sumat, pati Bibingka, lahat yung rice. O nga. It's hard for me to understand. I don't understand the rice sector, pero the government imported from Cambodia. And got 5-year contract. So they'll have that supply. Now, hopefully, that's why we have to help our farmers in the rice sector. Problema dito, ang dami natin in the last couple of months na talagang tinawaan. No? So, it's tough. Agriculture is very tough. We're not the only country that has problems, no? Even India and others have problems as well. No? Yes. So, I guess the government at least has secured a 5-year commitment already. So, but what we have to do now, which is going to be more of a longer-term approach, is to help our rice farmers scale up, be more efficient, group together into block farming, tie up with the big brothers. So, yun ang programa. In fact, when ASEAN in Jakarta a couple of weeks back, I was with the president, and we signed 7 out of 10 MOUs with ASEAN countries. The only ones that have not yet signed, but will eventually sign, is basically Thailand, I believe Vietnam. What's the topic of MOU? It is basically to collaborate in agriculture and MSME development. In other words, yung mga big brothers nila at yung mga big brothers natin, we will try to share that information. So, what are the opportunities? The big brothers in, let's say, Cambodia or Jakarta, who are good in, let's say, in Malaysia, rubber or palm oil, rice, will match with our big brothers here. And whatever they also need help from us, we can share our big brothers. So it will be a collaboration of the best agri-big brothers within ASEAN. And halos lahat sang ayon naman dito. There is nothing to lose. So the former trade minister of Malaysia,
Louis. Yes, last Friday. Yeah. So after the MOU signing in Jakarta, sabi ni Presidente, maski 50% lang dito ay succeed, okay na yan. So at least that initiative that we're trying to go in ASEAN, kasi yes, maraming talented na entrepreneurs dyan na pwedeng tumulong sa atin at pwedeng rin tayo tumulong sa kanila. Because we have experts in cacao, we have experts in coconut, okay, Christian Muller. So we it would be a sharing of business models, no? And I think, I mean, we're doing whatever we can, no? As I said, the journey in agriculture is not going to be easy. Hindi katulad ng mga sari-sari stores. Maraming silang, they have a lot of help. Kasi itong mga digital platforms, may alternative na sila yan. They can put their products in the digital platforms. Itong mga malaking supermarkets, wholesalers, yes, they are already also moving towards digitalization. So they're helping them. Maraming digital players ngayon, mga sari suke, backwards, and all of that, ay talagang tumuturong sa mga sari-sari stores. So, I am confident that the big brothers are now coming in to help, because it's important that if you don't have your product in the sari-sari store, you're not a player. So, to be to have your product, yes, in the sari-sari store, that means you're the top one or two brand. So, that... How many sari-sari stores do we have in the country? Dami, over 500,000. Marami dyan, hindi pa registered, no? So, yes. Yes. Thank you. Do you have follow-up or anybody? May question lang po, please introduce another. From Radio, yes, Pilipinas. So, yes, I'd like to ask, comparing to 2022, are we looking at a better Christmas for MSMB this year? Ano ba yung performance na po? And, yes, of course, better jobs ba ang katapat din po nito? Thank you. Definitely, I'm very optimistic that this Christmas will be a very good Christmas. Why? Because inflation has tempered down. It may not be to where it was a couple of years back, but it's down, moving down. And I think a lot of MSMEs have also recovered. Maybe not fully, but they are at least cash flow positive. Every year, Christmas, every Filipino spends. So, we have to encourage people to spend. No? That's how you they move out. Yes. But for people to spend, they have to have an income, no? Or a job. No? So, ang kalabasan nun, importante, lahat ng tao natin may trabaho. Number two, if they want better pay, they have to upskill. Because if you want a better pay, you cannot be what you are today. You will receive that same pay. But if you want to be, let's say, from a waiter to be one day a chef, you have to learn to reach, yes, that level, no? And maraming pwedeng umasenso dyan. Kaya ito mga eskwela natin, and that's one focus of the PISAC jobs, is to really upskill and work with the schools, no? Very important yan. And in fact, even in DepEd, itong senior high, one of our wishes with Sara Duterte, yes, VP Sara, yes, is to really teach entrepreneurship at a young age. No? Kasi I have a young kid, she's 16 years old, and she's already has her own business. So it's very important that we should start teaching them at least the entrepreneurial mindset. So yun ang offer namin, especially for senior high. So you feel better Christmas? Every Christmas, we have to get better. Yes. Yes. Okay, now let's see. This is Jared Paranzo from Feedback News Channel. One concern po kasi po ng mga mamayan at ngayon, especially kung punto po kayo sa palengke, is yung presyo po ng gulay. It's super taas. Presyo ng gulay. Question ko lang po, what are we doing to para to ease po yung price without naman sacrificing na yung mga farmers natin ay hindi sila manugin? Well, we really have to... The only way here is, it's a long-term solution, is to scale up our farmers. And
it's not easy. The big companies are able to do it. Now, a farmer alone will use the old technology. So the only way he has to be, and this is why we're pushing this very hard, is to join and be part of the value chain of the big brother. So the KALA program, and we are really seriously pushing it, is to really entice the farmers, come apart na lang kayo with the big brothers. No? And they will, they have pledged that they will give a fair share to the farmers if they become partners. So I hope that's one way, or join a cooperative. No? But then again, the technology of these big brothers are very advanced. They, and that's why they're number one in their area. So we are, we've worked, we're really pushing for this program to really work. Of course, over time, this, many of these big brothers will be able to train these farmers, and these farmers will eventually, if they're big enough, they can move on their own. No? They don't need to be attached to a big brother for the rest of their life. But maybe in their first 1, 2, or 3 years, they can join the big brothers, and as they get to know that the technique, the technology, then eventually they can move on. No? Katulad nito mga franchises ng Jollibee, McDonald's, the corner. These are simple entrepreneurs who apply for a franchise. They pay a fee. But what that comes with is a good brand, mentorship, and of course, a market, because ito mga brands ito kilala na. So if you follow even the franchising model into an agri model, but it's not franchising, it's partnership, the entrepreneur will learn. So last, I mean, my sister has a Jollibee store. So she's trained by them. She uses their brand. They're doing well. They're making money. So that's how it works, though. So you have applied it to other businesses. It's already in services. You apply it to agriculture, it can work through the big brother model. How can they contact you now? The small micros of Filipinas, do you have a website? Now they could contact your NGO. Eventually, what we post out there are itong mga telephone numbers, addresses of the big brothers. If they want to go into coconut, with their permission, we will advertise all of this. No? At yung mga big brothers natin, they want to expand. But they want to expand not by themselves, but working with our farmers. They also want to help our farmers. There's a follow-up question. Ah, yes. So you mentioned about this big project, the Big Brother project. So do you think that if it becomes successful, meron po siyang trickle-down effect na bababa pa rin po yung presyo na affordable man po sa mga masa? Yes. Kasi yung technology na ginagamit ng mga big brothers, then they will be passed on to them. And they will upscale. To compare one farmer, you know, in doing 1 or 2 hectares, it's hard to upscale, no? So kaya they work with cooperatives. There are good cooperatives, and there are also cooperatives that are not successful. So ang sinasabi natin is that you have to pinpoint the cooperatives that are good and that will help you. So, even though it's a big brother, I would say the technology that they have is far more advanced. So, they have a better track record with the banks. Importante, because we invited all the banks, so, and we talked to them. Are they willing to lend in the agricultural sector? Most of them are not willing to do it. Even the micro, they don't lend down, sabi ni Eco President. Yung mga micro, ayaw nila daw. Because the big banks don't lend naman the micro. But the rural banks, some of the bigger banks now are trying to focus on micro. Pero ibang grupo yan eh. Bayan yata, except BPI Banco. They're creating these units that can cater to kasi ito mga more or less microfinance institutions. What I'm trying to say is that if banks are scared to lend in the agri sector, they know the challenges. So how do we get them to lend? We have to make the farmers viable.
And for the farmers to become viable, they have to be attached to somebody. The two that I explained to you, Jollibee, McDonald's, or Manginasal, or whatever, na may mentor that can help them. Then, access to market, kilala na ang brand ng itong mga malaking fast food. So, they don't need to advertise, di ba? So, may market na yan. The moment that the bank sees that may mentor, may access to market, and they're being guided, they will end. So, the problem is, the banks have to be confident that they are in this micro and small farmers natin are in the hands of reputable big brothers. And it works. I've seen that with contra growing of chicken, hogs, etc. I mean, it's being done. It's nothing new, really. It's nothing new. So the small ones will tie up with the big, generous big brothers. Correct. Tie up. It's already actually happening, you know, within them. These big brothers don't. They have a lot of growers with them, no? Like the chicken. Yeah, chicken. And you also have Simon Baker for cacao, many others. So they would rather work with the farmers and get them as partners, or they will just lease the land from the farmers. So they have two options. Parang durian din, exporters, I heard. Everything. That is the mode really all over the world. Yes. Thank you. We have only a few words, and I'll say you have an appointment in Makati. Maybe one or two last questions. May tanong dito, kahit a short answer lang daw, what is your stand on the economic manager's proposal to temporarily lower import tariff rates sa rice para hindi malaki ang pressure on the rice supply temporarily daw, sabi ni Secretary Diokno, na ayaw ng ibang mga farmers and agri groups. What is your thinking about the proposal temporarily daw in lower ang rice tariff para more rice to come in temporarily para hindi sobrang mahal daw ang rice? What is your stand? Well, very hard to one side say that the prices of rice will go down and it will affect their harvest. Yes. On the other side, you also have the consumers to protect, no? So yes. you have to balance how you protect your farmers and how you yes. protect your consumers. That happens also with sugar, with rice. Yes. You use a lot of sugar. So it's a tough balance, no? And it's hard to say who is right, who is wrong, no? It's really up to the president to make that decision. Yes. Where is the greater impact, no? If the greater impact will be with the consumer, then it will be the consumer. But if the greater impact is with, you know, the rice producers and farmers, then so it's a tough thing. I leave that up to our economists because they would know and the government. Thank you. Maybe one or two more questions, just in case. So, can we summarize all your points again? Today, despite the ADB forecast the downgrade in economic growth of the Philippines for the year, the good news is you're telling us, if I'm correct, that in your sectors, at least, sa pasta, sa milk, ice cream, and even flour, that was flour area, prices will be stable or even possibly going down, di ba? Kaya yung gusto ng DTI. I think it would be. I mean, of course, you cannot be perfect in every commodity, eh? Because yes. there will always be a shortage. We don't live in a perfect world. But I'm confident that we should not look at one number and be discouraged. No? Yes. It should be the final number. Even in our growth, I mean, we were down yes. in the first quarter, now we're up. No? So yes. Let's not micro. We should not focus on this. We have to look at it in its totality. If the gap was huge, then it's yes. a different story, but it's very mild. No? So I wouldn't look at it that way. Let's do what has to be done. Let's try to balance our efforts in protecting the consumer and, of course, the producers of yes. the
Because you have to maintain that balance, no? Because if they lose money, then they will stop. So, and that's in history. I mean, in all presidencies, that is always a big problem. You have to mention something. Two journalists watching via Facebook Live asking for kahit na konting details about your digital sign up. Kasi they heard now your special guest is DTI Secretary Pascuala for this Saturday. Can you promote it? Baka we could have a screenshot of the your digital sign up. That means you want the micro and small entrepreneurs to go to Ayala Mall this Saturday and be part of the digitalization. So, itong digital sign-up segment, we have this big screen. This is not the first time that we've done it. We've done it many times, no? So, what sign-up is means that get to know yung mga apps na makakatulong sa negosyo mo, no? So, all of them will be there. All the platforms will be there. A lot of emphasis is yung mga Lazada, Shopee, ng Chatting, all of them. And what's more important, we have, I think, maybe about 40 influencers who will be there. 40 influencers. So they will be on stage teaching people. Because I really believe that the way forward for our entrepreneurs to succeed, if they're in a platform, they have to know marketing. So parang kilala sila. So, kasi kami, we have brand managers. You have advertising budget. Advertising budget. Sila naman, mismo sila ang production. Parang gerila. So they're micro and they need help. So they may have a good product pero hindi makikilala kasi wala silang way to promote. Ngayon, social media will allow them to promote. No? You look at all those videos coming out in TikTok. Yes. Very creative. Yes, TikTok is very effective marketing. Instagram, TikTok. Instagram. Facebook pa rin. So, that is the best thing to me that has happened in the past. Because our MSMEs don't have a way to project their service or their products. No? So, this is how they will learn. And that's why we encourage everyone to attend. So, Saturday, 10 a.m. So all the MSMEs could just go there at 10 or before and sign up. It's all free. There's not the charge. Thank you. We'd like to request you, Mr. Joy Concepcion, to give a closing statement to summarize your outlook for the Philippine economy, tapos addressing the questions nila dito kanina, yung DTI request to maintain stable prices of foods up to at least New Year, Christmas New Year. Your closing statement, Mr. Joey Concepcion. Well, this morning I got a text from someone that told me, why do we have to send people abroad to work as marine, people working in the cargo ships, nurses, and all of that? It's destroying our society. Shipping person. So, my answer to him is basically like this. Every Filipino has the right to a better life. And if his skill is more wanted in high demand in another country, you cannot stop him from going there. That is his opportunity. He's taking a huge sacrifice, moving away from his family for quite a number of years. So that is not a defect in the Philippine society. It is just that we cannot pay as high a wage rate that these countries have and do because they're more progressive. They're already up there, no? And we are going towards that level. So eventually, these people will be able to help their children go to better schools, own a house or a car. So we cannot stop that. And I guess job generation here is very important. And that is why we really have to upskill because these people, as they move overseas, we lose nurses for our hospitals. So we have to, and this is where the jobs group is looking at jobs
that are in huge demand and marketing it, convincing our people in school or what are going to go to college. So these are the jobs that are high in demand that pay well. Why don't you focus on these areas? So that is what the top job group is doing. I think we have to be optimist. And sometimes it's in the nature of some people to always look at the dark side. And in life, if we always look at the dark side, the negative side, we will end up there. So I when I see an entrepreneur still trying hard but still hopeful, that's the right attitude. So as a nation, if we want this country to become great, we should, in our small way, help in one other way. And that way is, don't discourage people. Encourage them, motivate them, and inspire them. And I think if we do that to one another, this nation will go places. Thank you very much again to Mr. Joey Concepcion, founder of Go Negosyo, and also President Bongbong Marcos's Jobs Committee Lead Private Sector Advisory Council. We have a tradition here, Mr. Ayun. So mga kaibigan, napanood natin, napakinggan natin yung ginawang Pandesal Forum na may kaugnayan po sa ating mga kababayan na mga magsasaka, mangingisda, etc. etc. So yun nga sinasabi natin noon pa, no? Bagay ngayon po talagang nakapokus po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ating mga magsasaka. Kaya nga po siya nag-acting na sekretary po ng Department of Agriculture para po masawata at mawala na yung mga gumagawa ng mali dyan po sa Department of Agriculture at para mabigyan ng pansin at mabigyan ng matutukan ang mga kababayan natin pong mga magsasaka, mangingisda, no? Dahil po yung DA, actually, hindi masyadong napapansin o nasisilip ng ating pamahalaan noon, ng mga nakakaraan. Ngayon po ay talagang dapat tutukan yung ating mga magsasaka kasi kung mapapansin nyo, nung araw tayo po ang number one na rice producer. No, pero after ng Marcos time, yung tatay po ni PBBM, ayun na, nagkawindang-windang na. Kung maalala nyo po noon, merong tinatawag na Masagana 99. Yun po yung mga ani na magsasaka nang kumukuha po ay ang ating gobyerno. No, nasa tamang halaga, nakikita yung mga magsasaka natin, hindi po talo. Pero after po noon, na nangyayari, yung pong mga inaani ng ating mga magsasaka po ay di umano, ay binabarat. No? Kinukuha nga ng gobyerno, pero binabarat, halos tama lang, no, yung kinikita ng ating mga magsasaka. So kaya ang nangyayari tuloy, yung ibang mga kapatid nating magsasaka, sa halip na sakahin yung kanilang lupa, eh binibenta na lang. Ay, wala namang mangyayari. Kinikita ko ito lang, magpapakapagod ako magsaka maghapon na sinita ng araw. Misan inaabot pa ako ng ulan. Pero yun lang, ganun lang bibili sa akin. Eh di bali na, bebenta ko na lang. So kaganoon po nangyayari, no? Siyempre, alam niyo sa totoo lang, sa Bulacan po ako, naranasan ko, makita ko yung mga farmers natin doon. Mahirap pong magtanim. Nalisipin mo, ha, sa bukid maghapong ka. Yun lang pong halimbawa, yung lupa mo, bubungkalin pa. Bubungkalin yan, itatraktora yan, sasakahin, di ba? Aararuhin para maging buhagag yung lupa at maging maayos ang lupa. After nun, ay lalagyan ng parang ano yan, babasahin pa ng tubig, no? Lalagyan ng plot or what, kung paano. Kung depende ho sa itatanim. Ngayon, kung halimbawa, ang itatanim nila, kamatis, etc., lalagyan po ng mga punla yan. At hindi po doon nagtatapos yan yung lupa, tinatakpan pa ho ng parang plastic para hindi ho tubuan ng mga damo-damo, yung mga talatalahib. At kapag ka naman kung halimbawa ay ang palaya, patola, talong, abay nilalagyan pa ho nila yan ang balag kung tawagin. Para doon ho gagapang yung tutubo na bunga
ng mga patola o ampalaya o talong. Kaya ganun hong kahirap at hindi rin hong nagtatapos. Pag nakapagpunla ka na, kinakailangan na lalagyan mo ng abono yan o pataba para maging magandang resulta at pagtubo ng iyong tinatanim ng mga gulay. Oho, araw-araw ho yan, nandun din ho yung mga magsasaka dahil binabantayan ho yan. At pwera po ho yan, bubugan pa ho yan ng mga anti-peste sa mga hayop para hindi makakainin ng mga hayop doon sa bukid. Kaya mahirap po, mahirap na maging farmers po, mahirap maging magsasaka. Kaya tama lang naman dapat na yung pagkapagod ng ating mga magsasaka ay maging sulit, no? Eh siyempre, kung bibili mo nga naman at babaratin mo yan, siguro ko kahit ho ako yung magsasaka, hindi na ho ako magsasaka, bibenta ko na lang yung lupa ko. Mag-isip na lang ho ako na yung manghanap buhay. Ngayon, kung sakali pong dumating sa puntong gano'n, siyempre, bibenta ko yung lupa. Ngayon, nakabili, halimbawa, ako nakabili ng lupa nung binenta, gagawin ko itong ganito. So, hindi na siya magiging agricultural land. Ayun lupa, hindi na magiging pang-agrikultura dahil sa halip na sasakahin, tatayuan na lang ng ganito, ng ganyan. So, mababawasan ang ating lupang pansakahan at mababawasan din ang ating mga magsasaka. Dahil ganun nga ang mangyayari. So, ano mangyayari? Talagang hihina ang produksyon ng ating mga palay, gulay, etc. Dahil ganun ang mangyayari, paano kung dumating sa punto na lahat ng magsasaka ibenta na ang kanilang mga lupa? So, paano na? Sana kung yung bibili, sasakahin din yung lupang kanilang binili doon sa nagbentang magsasaka. Paano kung hindi, tatayuan ko ito ng ano? Nang halimbawa, ibaalagaan ko. Halimbawa, naging manok, ganun. O kaya naman, hindi, magtatayo na lang ako rito ng apartment tsaka parking, malaganda na ito. O yung kalahati, halimbawa, isang ektarya. O yung kalahating ektarya, latayuan ko ng puro apartment. Yung kalahating ektarya, gagawin kong tayuan ng mga puro parking. So, di ba? Yun na sinasabi natin. Okay mga kaibigan, alas 6:40 na po ng gabi, Philippine Standard Time. At magandang gabi po kina Kuya Presleo Bicaldo ng Black Hawk Eagles Club ng Central Luzon Region 45. At syempre po sa ating katropang si Christopher De Los Santos, si Kapitan Mapalad po, no? Siyang may-ari at owner ng Fast Break Services. Tama ba? Nakita ko yun yung Fast Break Services na yun Yun po kung gusto nyo magpapadala ng alba, wala kayong oras, wala kayong time, magpapadala kayo ng mga documents na may importante sa isang tao o individual, ay tawagan nyo lang po yung Fast Break. At sila po ang maghahatid yan at sila po ang magseservisyo at para ihatid yung mga dokumentong ipahahatid nyo. At yun po ay sigurado at garantisadong ligtas at nasa mabuting kamay. Tama ba yun, Kuya Christopher? Okay, mga kaibigan, 6:40 ng gabi. At siguro ko, pasamantala, mga kaibigan, yun po ang naging kuha natin. Kaya yung mga magsasaka natin, abay, huwag naman po yung sanang malagay sa isip nyo na iwanan ang pagsasaka at ibenta ang inyong mga lupang sinasaka. Ang isipin nyo na lang po, paano na sambayan ng Pilipino kapag nawala na po ang ating mga magsasaka, ang inyong mga sinasaka, yung mga tinatanim yung gulay, abay kawawa ho tayo. Mga magsasaka nating kababayan, pag-isipan nyo po na 10 beses. At yan naman ay maaayos ho lahat. Huwag naman nung kayo mawala ng pag-asa. At inaayos naman ng administrasyon ng ating bansa yung para sa inyo, sa mga magsasaka. Walang anuman, Christopher. Okay, well, with that, mga kaibigan, at pansamantala mo, magpapala muna tayo sa ating programa Dalaw Barangay. Dito po sa siyempre sa New Millennial Online TV. Muli po, magandang gabi po sa lahat ng mga sumabaybay, sina Kuya Leo Bicaldo, Kuya Christopher De Los Santos, Mamari ni Lagura, at ang grupo ng LMT. Siyempre, ang grupo ng Bayan-Bayan-Bayanan sa Malabon. At siyempre po lahat ng ating mga katropa dyan po sa lungsod ng Valenzuela. Muli po kanyang naging kasama, ka-jamming, ka-kosa, ka-uto tandila. Ayan, ka-uto tandila. Sabi ka-kwentuhan. No? Nakasama niyo po ngayong araw na Sabado sa ating Dalaw Barangay. Ayan po yung lingkod, Rose Lopez. Magandang gabi, Pilipinas, at mapayapang
magdamag. Magandang gabi po. Now, Talakay! Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.5 Revisahin. Opinion. Malawakin. Actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalong ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At yung pinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Thank you na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Malulungkot dahil iniwan at ibinagpalit. Ngayon ko, maging minamahal. Kung ngayon, itype sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online harista ng bago milenyo, si Randall Villanos. Dati kung araw ng tipang bata sabihin ni nanay, nais kong mauli ang awi ni nang mahal. You are the makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain, walk on through the rain, though your dreams be haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. At pwede rin kayong makidulit kay Randall tuwing Webes ng hapon. Ano pa inihintay niyo mga kamilenyo? Tawag na! Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo.
si Ate Jay. At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot, mga katropa, ang Superman of Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jambo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo, mga katropa? Takbo na sa Superman o Panteño Similuan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals, dadali namin kayo. Sa Unwind Ventures at Saya, sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Be naiting, be nalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hi, this is Atty. Larry Galon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online. Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mahimik, Diyos ang sinahanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay, upang hinirang, kuyang ka ng mahiting, sa mandurupin, di ka patisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagraw, ay hinatak tulakawin sa pagkayang minamahal, ang isang kapatawa. Maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.